Hi guys, for today's video guys ay magluluto tayo ng kilawing puso ng saging. So bali ang isasahog natin dito guys, bumili ako ng frozen seafood. So ito yung isasahog natin. Tara, simulan na natin guys. Naglagay nga pala ako ng asin sa may tubig guys para dito natin ibababad yung mga na-slice nating puso ng saging. Kailangan pala natin ibabad ito guys para hindi siya masyadong mangitim at maalis yung mapaklang lasa ng puso ng saging guys. Ito guys, inalis muna natin yung mga matitigas na part itong puso ng saging and then i-slice natin siya ng maninipis. So ito na nga guys, himasin na natin ito, himasin ng maayos, saka pigain natin guys, saka isunod na rin natin yung pangalawang hugas natin dito. At ganun pa rin yung gagawin natin sa pangalawang hugas guys, pigain pa rin natin, nang sumalis yung katas niya. Pero sa pangalawa, kahit huwag nyo nang lagyan ng asin. So, una ko palang ginigisa itong seafood natin, guys. Yan. Para hindi siya mag, yung matumigas. Ito yung seafood ito, guys. So ayun nga, i-medium cook lang natin itong mixed seafood natin para hindi siya tumigas. So una ko lang tinimplahan ito, linagyan ko ng patis, nilagyan ko na rin ng paminta, dalawang pirasong laurel. Gumamit rin ako ng kwan dito guys, oyster sauce, ibang palasa yan guys. Kahit konting lasa na lang sa ating susunod na lulutuin mamaya. So goods na tayo dyan. So after that guys, pwede na natin na isunod yung ating puso ng saging guys. Isa rin natin sa pan, luya, sibuya, saka bawang, saka konting sili guys. Sa itong kilawin na puso ng saging guys, maglalagay tayo ng suka. Yan guys, suka sa kapatis pa rin. Maglalagay rin tayo ng paminta dito mga tropa. Konting pampalasa kasi may lasa na yung pan, ating mixed seafoods kanina. Yan. Tansyahin nyo lang yung patis guys ha. Yan yung paminta. And then lagyan natin ng konting tubig lang para ma-simmer siya. And then after that, dyan na yung ating mixed seafood guys. Pwede na siyang i-mix para saktong-sakto yung texture niya. Yan, pwede na tayong mag-platings.